Ang ating babasahin po ay Genesis Kapitulo 42, versikulo 1 hanggang 38. Nabalitaan nga ni Jacob na may trigo sa Ehipto. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Bakit kayo nagtitinginan?" At kanya sinabi, "Narito, aking narinig na may trigo sa Ehipto. Bumaba kayo roon at bumili kayo roon sa ganang atin upang tayo'y mabuhay at huwag mamatay." At ang 10 kapatid ni Jose ay bumaba na bumili ng trigo sa Ehipto. Datapwat si Benjamin na kapatid ni Jose ay hindi sinugo ni Jacob nakasama ng kanyang mga kapatid sapagkat anyay baka sakaling may mangyari sa kanyang anumang kapahamakan. At ang mga anak ni Israel ay nagsiparoong bumili na kasalamuha ng nagsisiparoong sapagkat nagkakagutom sa lupain ng Kanaan. At si Jose ang tagapamahala sa lupain. Siya ang nagbibili ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain. At nagsidating ang mga kapatid ni Jose at nangagpatira pa sa kanya na ang kanilang mga mukha ay pasubasob. At nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid at kanyang nangagkilala. Datapwat siya'y nagkunwaring iba sa kanila at sila'y kinausap niya na magilas at sinabi sa kanila, "Saan kayo nagsipanggaling?" At sinabi nila, "Sa lupain ng Kanaan upang bumili ng pagkain." At nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid. Datapwat hindi nila siya nakilala. At naalala ni Jose ang mga panaginip na kanyang napanaginip tungkol sa kanila. At sa kanila'y sinabi, "Kayo mga tiktik upang tingnan ninyo ang kahubaran ng lupain kaya kayo naparito." At kanilang sinabi sa kanya, "Hindi Panginoon ko, kundi ang iyong mga lingkod ay nagsiparito upang bumili ng pagkain. Kaming lahat ay anak ng isa lamang lalaki. Kami ay mga taong tapat. Ang iyong mga lingkod ay hindi mga tiktik." At kanyang sinabi sa kanila, "Hindi, kundi upang tingnan ang kahubaran ng lupain kaya kayo naparito." At kanilang sinabi, "Kaming iyong mga lingkod ay 12 magkakapatid na ang mga anak ng isa lamang lalaki sa lupain ng Kanaan. At narito, ang bunso ay nasa aming ama ngayon at ang isa ay wala na." At sinabi sa kanila ni Jose, "Iyan ang sinasalita ko sa inyo na aking sinasabi, kayo mga tiktik, dito ko kayo susubukin. Alang-alang sa buhay ni Paraon ay hindi kayo aalis dito malibang pumarito ang iyong kapatid na bunso. Suguin ninyo ang isa sa inyo na dalhin dito ang inyong kapatid at kayo'y magbibilanggo upang masubok ang inyong mga salita. Kung may katotohanan sa inyo o kung hindi alang-alang sa buhay ni Paraon ay tunay na mga tiktik kayo." At kanyang inilagay silang lahat na magkakasama sa bilangguan ng 3 araw. At sinabi ni Jose sa kanila sa 3rd araw, "Gawin ninyo ito at mga buhay kayo, sapagkat natatakot ako sa Diyos. Kung kayo'y mga taong tapat, ay matira ang isa sa inyong magkakapatid na bilanggo sa buhay na ipinagbilangguan sa inyo. Datapwat kayo yumaon. Magdala kayo ng trigo dahil sa kagutom sa inyong mga bahay. At dalhin ninyo sa akin ang inyong kapatid na bunso. Sa ganito'y matututuhanan ang iyong mga salita. At hindi kayo mga mamamatay." At kanilang ginawang gayon. At sila'y nagsabi-sabihan, "Katotohanang tayo'y sila rin tungkol sa ating kapatid. Sapagkat nakita natin ang kahapisan ng kanyang kaluluwa nang namamanhik sa atin at hindi natin siya dinidinig. Kaya't dumarating sa atin ang kahapisang ito." At si Robin ay sumagot sa kanila na nagsabi,
Di ba nagsalita ako sa inyo na aking sinasabi, huwag kayong magkasala laban sa bata at ayaw kayong makinig. Kaya naman, narito, ang kanyang dugo ay nagsasakban at hindi nila nalalaman na sila'y pinakikinggan ni Jose sapagkat may tagapagpaliwanag sa kanila at siya'y humiwalay sa kanila at umiyak at siya'y bumalik sa kanila at sila'y kinausap at kinuha sa kanila si Simeon at siya'y tinalian sa harap ng kanilang mga mata. Magkagayoy, pinag-utos ni Jose na punuin ang kanilang mga bayong ng trigo at ibalik ang salapi ng bawat isa sa kanilang bayong at sila'y bigyan ng mababaon sa daan at ginawa sa kanilang gayon. At kanilang pinasana ng trigo ang kanilang mga asno at sila'y umaon mula roon. At pagbubukas ng isa ng kanyang bayong upang bigyan ng pagkain ng kanyang asno, sa tuluyan ay nakita niya ang kanyang salapi at narito, nasa labi ng kanyang bayong. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, ang salapi ko ay nasa uli at narito, nasa aking bayong at kumutob ang kanilang puso at nangagtitinginan na nanganginginig na nagsasabihan, ano itong ginawa ng Diyos sa atin? At sila'y dumating kay Jacob, kanilang ama, sa lupain ng Kanaan at sinaysay nila sa kaniya ang lahat ng nangyari sa kanila na sinasabi. Ang lalaking Panginoon sa lupain ngayon ay kinausap kami na magilas at inari kaming mga tiktik sa lupain. At aming sinabi sa kanya, kami ay mga taong tapat, hindi kami mga tiktik. Kami ay 12 magkakapatid na ang mga anak ng aming ama, ang isa'y wala na, at ang bunso ay nasa aming ama, ngayon sa lupain ng Kanaan. At sinabi sa amin ng lalaking yaon, na Panginoon sa lupain, dito ko makikilala na kayo'y mga taong tapat. Mag-iwan kayo sa akin ng isa sa inyong mga magkakapatid, at magsipagdala kayo ng trigo dahil sa kagutom sa inyong mga bahay. At kayo yumaon, at dalhin ninyo rito sa akin ang inyong kapatid na bunso, kung gayoy makikilala ko na kayo'y hindi mga tiktik, kundi kayo'y mga taong tapat. Sa ganito'y isasauli ko sa inyo ang inyong kapatid, at kayo'y mga lakal sa lupain. At nangyari, na pag-alis ng laman ng kanilang mga bayong, na narito, sa bayong ng bawat isa ay nakalagay ang balot ng kanya-kanyang salapi ay nang makita nila at ng kanilang ama ang kanilang mga balot salapi ay nangatakot at sinabi sa kanila ng kanilang amang si Jacob, inalis na ninyo sa akin ang aking anak, mga anak, si Jose ay wala at si Simeon ay wala at aalisin pa ninyo si Benjamin, lahat ng bagay na ito ay laban sa akin. At nagsalita si Robin sa kanyang ama na sinasabi, ipapatay mo ang aking 2 anak kung siya'y hindi ko dalhin sa iyo. Ibigay mo sa aking kamay at siya'y aking ibabalik sa iyo. At kanya sinabi, hindi yayaon ang aking anak pakasama ninyo sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na. At siya lamang ang natitira kung mangyari sa kanila ang anumang kapahamakan sa daan na inyong paruroonan ay pabababain nga ninyo ang aking mga uban sa Siyol na may kapanglawan.